Good day. Quick update lang kay Bitcoin. So meron tayong nakitang Elliott wave dito. So ito, wave 1, 2, 3, 4. Possible bumagsak tayo dito sa 20,100 something. Then magpa-pump siya ulit para sa wave 5. Yung wave 5 natin, it's either double tap ulit. Ibig sabihin double tap ito dito lang sa ano, dito lang sa area na to. Nasa anong price pa tong double tap natin. Yan. So 21,477 nandito lang something yan. So possible mag double tap lang ulit or mag-extend tayo dito sa 22,100. Okay, yung pip wave natin. Then after ng pip wave, meron tayo magkakaroon tayo ng ABC correction pababa. ABC. Then ang target area natin itong golden ratio 0.618 nasa 18,100. Okay, so dito yung buy area or buy opportunity natin. So pwede ma-extend yan dito or ma-test itong support natin, support line. So ito yung support line natin. So as of now, pag na-create ito or nag-create siya ng dump, okay, mabivisualize na natin yung possible reversal scenario ni Bitcoin. Okay, so ibig sabihin, visualize na natin yung reversal, possible mag-confirm itong ascending, makikita itong ascending triangle, ito. Okay, yung yellow na pattern, gawin natin itong yellow para makita natin yan. Itong yellow na to. So, may create natin yung ascending triangle. So, ibig sabihin, bullish yan kapag na-reach natin dito sa 18K. Possible, bigla siyang lumipad ulit, paakyat. Okay, and also, makikreate natin or mabivisualize natin yung head and shoulder pattern na binabanggit ko sa inyo ng mga nakaraang araw na pwede nating maano dito. Makita kay Bitcoin. Yan. So, nandito lang yan. Possible, dalawang pattern yung makita natin, bullish. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-entry dito sa level na ito. So, para ma-confirm yung bullish scenario, hintay natin itong pullback. Then, hintay tayong buy signal dito. Okay? Then, yung ano naman, yung bearish scenario natin, below dito sa support na to. Okay, trendline support na to. So, nasa around doon na to eh. 18 to 16K. Hanggang dito. Itong level na to. So, pag nag-below tayo dyan, so, bear market ay continuation yung bear market natin. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. So, possible dito muna tayo focus sa sandaling ito. Yung wave 4 hanggang wave 5. Then, after nyan, decision making for short entry position dito sa level na to. Okay, so pwede kayong mag-short dyan, pababa. Okay, so good luck and God bless sa inyong lahat.